My guest for today, Jerwin Gaco. He is current coach and player in Davao Occidental Tigers and ex San Mig Coffee player. Welcome to my show, Idol. Yes, kita ko. Opo. Okay lang ganyan. Opo. Experience nyo maglaro as varsity player sa high school? High school? Nung time ko, hindi pa ako varsity sa high school. late bloomer na ako sa basketball eh. So, parang college na lang ako nag-start. Paano kayo nag-start sa basketball? Late na, mga around, ano na ako nun eh. Fourth year high school, then, ayun nga, nagpalarong pambansa. So, doon na nag-start. Diretso na yung nahilig na ako sa basketball. Kamusta college days nyo sa PUP and bakit kayo na-transfer sa Lasal po? After ko kasi sa PUP, nung nakapaglaro lang ako ng 3 years doon eh. So, after ko doon, nag-try out na ako sa mga PBL teams. It happened na yung Lasal may PBL team sila, yung ICTSI. So, I think mga 1 week ako nag-training doon, then kinusap nila ako. It's happy naman na pwede pa ako maglaro ng UAAP. So, ayun. Kaya nakapaglaro ako ng UAAP sa Lasal. After nyo sa college, kamusta maglaro sa ABL? ABL? Oh masaya doon. Kasi first time ko makapaglaro ng abroad, siyempre. Asian teams. Then may mga import na kalaro. Sobrang saya na experience doon dahil siyempre first time ko ngang makapaglaro sa ganung liga. Tapos at the same time nag-champion din kami noon sa ABL. So talagang memorable sa akin yung ABL na yun. Na-try out kayo sa Barako Bull noong 2010 or kinuha kayo gawa sa performance nyo sa ABL? That time kasi pre-agent na ako eh sa PBA. So, after nang naglaro ako ng ABL, may opportunity na, yun nga, sa Barako Bull. So, kaya nga paglaro ako ng first time ko yun. First team ko sa PBA yun, yung Barako. Kasi nga, that time, pre-agent ako. So, yun, doon nag-start yung PBA career ko. Best memories nyo sa San Mig Coffee? Memories, siyempre, yung nag-champion kami. Kasi iba yung feeling dun. Siyempre, PBA yun. Halos lahat ng players, yun naman yung, di ba? Gusto yung makarating sa PBA, then makapag-champion. So, nung time ko noon, nagkataon na nag-champion kami kay coach team ko. So, sobrang saya. Iba yung feeling, siyempre, na pag-champion ko sa PBA. Ano na simula Gaconatics po? That time kasi may all-star sila James Yap, sila PJ, sila Pink, sila Coach Richard, Miko Halili. Then parang in-interview mga yun, yung mga teammates ko. Then sabi nila, patihin mo naman si Jerwin Gaco, mga Gaconatics. Ganun, biglang yun. Ganun, biglang lang ako nagka-fans na bigla sa kanila. So, para sa akin, sobrang saya ng feeling siyempre. Diba? That time naman, mira akong gamitin. Tapos, nagkaroon pa ako ng fans club dahil doon. So, ayun, sila nagsimula nun. Sila Sir Migo Halili, Coach Richard. Pero naging fans favorite kayo, Idol, sa San Mig Coffee? Oo nga, kasi that time, pag ginagamit ako, mga 2 minutes na lang o mga ilang minuto, parang tuwan-tuwa yung mga tao pag pinapasok ako. So, hindi ko alam kung masaya sila dahil nakaklaro ako. Talagang marami lang fans talaga yung team namin. Kaya tuwa yung mga tao pag ginagamit ako.
Musta ka teammates sila James Yap, Pingris, and PJ Simon? Sobrang ngayon, sobra sa, para sa akin, sobrang babayit ng mga yan, sobrang down to earth. Silang tatlo, si PJ, si Pingris, si Marc, si James Yap. Alam mo yung siyempre, sila yung mga, alam si James Yap, siya ang face na PBA, di ba? Sila yung mga starter ng team namin, pero sobrang down to earth ng mga yan. Talagang wala rin ako masabi sa kanila. Best, kumbaga, best teammates para sa akin na nakakanti ko sila sa isang team, sa PBA. After nyo mag-PBA, kamusta naman po maglaro sa mga MPBL, Phil Basket at PSL? Sa siyempre, nung nawala ako sa PBA, parang di ba, hindi ko alam na kung saan ako maglaro. Tapos nagkaroon ng opportunity nga sa ano, sa MPBL, parang nagbigyan ulit ng chance ako na makapaglaro. Pati yung mga ibang players na siyempre, yung mga wala na sa PBA, di ba? Ang dami na bigyan ng trabaho ng MPBL. Kaya, ayun, dire-diretso pa rin yung ano, yung naging career ko sa basketball. Idol coach kayo ngayon sa PSL? That time, kasi, now, for now kasi, siyempre, ano eh, marami kaming players ngayon sa PSL. So, sinabihan ako ng management na tulungan sila or maging part ng coaching staff. Para ma-share ko rin siyempre sa mga ibang players, mga bata, yung mga nag-experience from PBA. So, siyempre, ako masaya ako doon dahil isang opportunity yun, isang karangalan sa akin, di ba, na magturo sa mga ibang players, sa mga teammates ko, di ba? Kumbaga, big step na yun from player, tapos maging part ng coaching staff. Kaya, sobrang happy pa rin kasi andito pa rin tayo sa, ano, sa basketball world. Kamusta maging coach si Coach Tim Cone? Sobrang galing para for me, ah. Siya yung, kumbaga sa top 10, siya yung number 1 na coach ko para sa akin. Kasi magaling, unang-una, magaling siya mag-motivate ng players, magaling siyang magturo sa mga, sobrang details niya magturo actually sa, ano, sa team. Talagang, so, kumbaga, nandiyan na lahat ng, ano, nang ituturo niya para sa iyo. Kumbaga, sobrang details. Talagang ano, matututo ko as a player o di man, kung maging head niya o maging coaching staff ka or someday maging head coach ka, marami kang matutunan sa kanya. Kaya kita mo naman, sobrang ano siya, winning coach sa PBA, di ba? Month Idol naging assistant coach sa Miami Heat Idol sa Summer League. Eh, sobrang proud niya ako, syempre. Bihira yung maging ganun, ma-invite ng isang, ano, maging coaching staff sa NBA, di ba? Oo. So, parang, kumbaga, as a player, parang, kumbaga, nanggaling ako sa kanya, kaya sobrang happy ako ito sa team dahil naging part siya ng coaching staff sa Miami, sa NBA. Saka, siyempre, marami talaga doon matututunan. Siyempre, iba yung liga sa kanila. Madadala ni Coach dito sa PBA, sa mga players, di ba, pa-share niya yung talent niya na natutunan niya doon, ganun. Musta ka teammate si Paolo Hubalde? Si roommate Paolo. Body ko yun eh, roommate ko si Paolo. Siyempre, parehas din kami ng ano, parehas din kami ng nanggaling sa PBA, halos nag-abot kami sa UAAP, na magkalaban. Then sa kahit sa PBA ngayon, magkasama kami. So ano lang kami, sinishare lang namin yung talent sa isa't isa, pati sa mga bata. Kita mo naman, si Paolo ngayon, hanggang ngayon, naglalaro pa rin. Di ba? Parang hindi tumatanda, batang-bata. Kaya ano rin kami, sobrang close kami ngayon ni Pao. Ano wala ngayon, mga roommate sa lahat ng anong out of town. Top 5 toughest opponents nyo, MPBL and PhilBasket. Wow, sa MPBL, siyempre madami kasi maraming mga players na anong pinag-i-start pala na gusto niyang showcase yung talent nila. O nauna dyan, siyempre veterano, si nung nakatala mo si Marky. Yan, di ba? Sila Ronnie Matias, mga ex-PBL na pero talagang top player sila. Alam mo yung physical player, yan sila mabulag. Sino pa ba? Maraming, nakalimutan ko sa mga pangalan pero sa MPBL kasi, siyempre, maraming mga batang magagaling dahil siyempre nagpapakita sila.
Para siyempre, di ba, lahat naman ng players gusto kong magpakita sa laro para makapunta sa PBA, di ba? So, maraming mga talented talaga mga players, kaya yung liga ng MPBL, marami natutulungan ng mga players na hindi nakapag-PBA o mag-PBA pa lang. Bakit number 19 jersey number mo po sa Pure Foods? That time kasi, ano bang nangyari? Ay, hindi, birthday pala kasi ng ano yon ng anak ko, yung number 19. So, from Lasal kasi 16 ako. So, sa Pure Foods, hindi na pwedeng gamitin yung 16 dahil siyempre kay Boss Cap Alvin Patrimonio yun, di ba? Nakahang na yung jersey niya. So, naisip ko, baliktarin na lang yung 16 na lang. Nagkataon naman na birthday ng anak ko yun, yung 19. Ayun, kaya 19 yung ano, number ko. Kalaban yung idol sila Justin Arana at Jeyo Ambohat sa PhilBasket. Nakalabang mo sila. Alam mo yung mga young talent na talagang may potential, di ba? Matangkad, may galaw, may shooting. Di ba? Kita mo naman ngayon, maganda yung nilalaro nila sa PBA. Di ba? Nabigyan sila ng chance. So, proud ako sila dahil narating nila yung ano nila, yung dream sila ng mga pag-PBA. Kamusta Commissioner si Pingris sa PSL? Commissioner Ping, yes. Siyempre, okay yung ano niya. Siyempre nag-tag din siya eh. Naging player din siya. Nag-PBA. So, alam niya yung ano, yung mga ramdam niya ba yung mga players, di ba? Alam niya yung mga pangailangan ng players, yung mga alam niya yung ganun, yung mga tipong talagang ano siya, players na naging commissioner. So, alam niya kung paano i-handle yung liga. Yung ganun. Nakakausap kayo doon ni Pingris? Yes, so nag-uwit kami every game, nagkikita kami. Ay, kulitan nga. One time nga, naglaro kami sa Davao. Tapos nandun pa si PJ Simon. So nagpa-picture pa kami tatlo. Kasi nga doon kami nagkita-kita. Parang reunion na namin tatlo. Alam mo yun. Siyempre, once na basketball player ka, manunod sila ng games. Tulad ni PJ, sa Davao siya ngayon naka-base. Nung nalaman niya na may laro kami doon, nanood siya. So, nagkita-kita kami doon. Last question, kamusta feeling po maglabimpitong championship sa career niyo? Sobrang overwhelmed ako dahil alam mo yung lahat halos ng liga nga na nasasalihan ko. It's so happened talaga na nagka-champion, nananalo. So, sobrang saya ng feelings from UAAP to PBA, to MPBL, hanggang sa PSL. Kasi, iba-iba yung ano, iba-iba yung kasama mo dun sa team na yun eh. Iba-iba yung mga kampi mo, yung mga coaches, lahat. Mga from utility to mga kasama mo sa lahat ng team. So, sarap ng feelings kasi pag may champion ka, napaparang alam yun, lahat ng pagod, ng practice, travels, may gano'n, pawis, lahat ng pagod, nawawala kasi pag na yung pag nag-champion ka, yung feeling mo parang alam mo yung heaven na, di ba? Yung ganon. So, kaya sobrang saya lang dahil halos lahat ng liga, halos lahat na experience yung mag-champion. Kaya sobrang happy ako dahil sa basketball na ano yun, na nakamit ko yung mga champion na yan. Maraming salamat, Idol. Pwede pa picture sa inyo, Idol? Oh, come on! Thank you for having me. Thank you, Idol. Pasensya na at ano, medyo busy lang nung mga nakaraan. Daming mga lakad eh. Pasensya na. Thank you for watching. Please also subscribe my YouTube channel.